Oh. Diam dong. Ya. Diam dong. Ayo lo. Yan. Kasi yung mas magandang live. Ah, kasi yung mas magandang live. Ito, bibigyan ko kayo live. Ano kasi yung pag-usapan natin tungkol sa Center Spring o Clutch Spring? Center Spring na lang muna tayo, ha? Para matuto kayo, ha? Ito, bibigyan ko kayo idea. Yon. Yon, no? Yan. Patras. Yon, no? Hop. Alright. Yon, no? Yan. Ngayon. Bago niya upo na mataas. Bibigyan ko lang length yung tumaputang ilang to. Medyo mataas-taas. Yan. Ito pa, Bin. Yan. Mataas-taas. Yan. Sige. Yan. Good. Kevin, lumayo ka nga muna sa harapan ko. Online class to. Pa-watchout po kay Mr. Ngausi. Si Mr. Ngausi ng Bulacan. Si Mr. Norman Valenzuela. Suki po siya ng singaw. Ayan, para walang bias. Sandali, ha? Mabit ka rin. Teka lang, ha? Anong tawag doon? Porno. O, porno. Ayan, ayan. Ayan, para walang bias. Ayan. No bias, okay. Kasi, marami pong mga mahusay dito at tanga. Kagaya nitong nasa tabi ko. Ang pangalan po... Hindi ka naman kausap. Ikaw ba kausap? Si Jelly, tinuturo kasi. Ay, sinasabi ko sa inyo eh. Pinag-aaral kasi kayo ng magulang nyo, puro kayo cutting. Oh. Ikaw, pinag-aaral ka na nanay mo, puro ka cutting. Oh, ngayon, marami na naman mahusay sa Facebook. Ako, hindi po ako mahusay. Basta ako, doon lang po ako sa totoo. Diba? Pa-shoutout daw po. Ayan, isa-isay natin. Ngayon kasi maraming sobrang husay dito. Hi po from Jeddah, KSA. Neil Cero. Noy, kailan uwi mo? Antayin mo pag nabuhay mga two-stroke, busy pa. So, meron tayong iba't ibang klaseng Center Spring dito na magkakaiba ng brand. Merong sikat, merong sobrang sikat, merong feeling sikat, mga ganun. Sobrang bilib sa sarili na actually, ang totoo naman yan, wala lahat silang factory ng spring. Lahat po ng mga nagtitinda ng spring sa Pilipinas, huwag po kayo tatanga-tanga. Wala pong factory yan. Lahat po yan nagpapagawa lang ng spring sa factory ng spring sa Taiwan. Lahat po yan rebranded. Iisa lang po ang factory. Pinapak lang po isa-isa. Ngayon, kung malakas po ang loob nyo, tanungin nyo po rin sa sikat na sinasabi nyo yung factory, pa-picture naman po ng sarili niyong factory para wag po kayo tatanga-tanga. Okay? Kasi, basihan nyo kasi yung mga sikat na pangalan, yung may mga pangalan na sikat. Hindi ko nababanggit, baka ma-cybercrime na naman ako nito. So, ngayon, pangalan ko Tulpo. Ako'y Tulpo sa motor. Yan. Okay. Ngayon po, sasabihin ko po sa inyo ang totoo, meron dyan, pupunta sa amin. Sir, pabili po ng ganitong brand. Oh, actually, yung brand na sinasabi nyo po, wala rin namang factory yan sa Taiwan. Alam nyo, bilib na po ako sa taong naniniwala doon sa mga tangang yun. Kapag, halimbawa, sinabi nila may factory sila sa Taiwan, sariling ang bahay dito, wala sila. Para magkaroon ka na isang factory sa Taiwan, isa kang multi-billionaire. Diba? So, kailangan may sarili kang, kailangan billionaire ka para maging factory ka sa Taiwan. Ngayon, meron tayong tinatawag na rebranding. So, ang basihan po dyan, kapag nakasulat na yung pangalan mo dyan, may factory ka na. Mali po yun. Ako po, hindi po ako nagsasabi na may factory ako. Ibang tao, walang factory. Ako po kasi alam ko na po lahat yan. Ilang taon na po ako sa pagmumotor. Kung mas mahusay po kayo sa akin, sana mas marami kayong trophy kaysa sa akin. Mas marami po kayong winning rate.
Hindi naman sinasabing magaling ako. Iba yung magaling, mahusay sa competitive. Ako, tanggap ko naman na matalo ako. Pero every time na matatalo ko kayo, mananalo kayo sa akin, eh ang laki ng partida ko sa inyo. Kasi syempre 80 kilos versus sa normal na ano na weight ng isang rider. O sige, kayo, babalik tayo sa mga center spring. Vlogger na dating ko dito eh. Mayroon ko YouTube channel eh. Kayo ba, pag nagkaroon ako ng YouTube channel, magsisinood ba kayo lahat? O, yan ha. O, ngayon, ganito. Kasi ganito, marami sa atin nagsasabi, bakit nilalagyan natin ng 1.5 yung center spring? Bakit nilalagyan ng 2,000 na clutch spring? Bakit nilalagyan ng 1,000? Sir, bakit po yung mekaniko ko po? Nung sinabi ko po na ang nilagay niyo sa motor namin, 1.5, 1.5. Eh sabi po, sobrang tigas daw po ron, sobrang maangil yung motor. Una, ang salitang maangil is RPM. Ang scooter po, hindi tutulin ng walang RPM. Huwag po kayong tanga. At huwag rin po kayong bobo. Huwag po kayong magpapaniwala sa mekaniko sa kalye. Dahil yan po ay walang mga napatunayan sa racetrack. Doon po kasi ang basihan natin sa racetrack. Kung ikaw ba'y maraming winning rate, or ikaw isang competitive racer. Okay? Ngayon, paano ba tutulin ang motor nyo? Tutulin ba yung motor nyo ng walang RPM? Diba? Hindi po tutulin ang motor nyo ng walang RPM. Ang scooter, kailangan niya mula baba hanggang taas, ma-RPM. Bakit? Kasi hindi po siya tutulin. So, yung Raider 150, nakita nyo dati, pag kinakargaan nyo mga Raider, kailangan pag natanggal ang limiter, kailangan 16,000 RPM, 15,000 RPM. Sa scooter, ganun din po. Kailangan din po ng scooter ang RPM. Diba? Hindi po siya tutulin nang wala pong RPM. So, sir, yung motor namin, wala pong dulo. Ilan na po top speed nyo? Sir, 125, pero wala pong dulo yung motor. So, yung 125 mo, arangkada. Diba? Ang scooter kasi ano lang yan eh. Kahit anong motor, meron tayong tinatawag na low, mid, saka high. Ibig sabihin, arangkada, gitna, dulo. So, hindi nyo pwedeng kunin yung tatlo. Diba? Dalawa lang po ang pwede nyo kunin doon. Kung pwede kayong kunin na arangkada, gitna, low or mid, pwede naman kunin nyo mid o high. Kasi, isang beses lang naman kayo arangkada eh. Okay? Kaya, kung ako tatanong nyo, mas gusto ko balance. Umusad ka lang ng konti, gumitna ka, tumatap ka. Ngayon, pag mga ganun na ang takbuhan ng motor mo, competitive na yung motor mo sa racetrack. Okay. Ngayon, lahat na nagbebenta ng spring, lahat po sila ay mali sa sulat. Bakit? Kige, ganito po. Ito po yung stock. O ngayon, kung meron naman kayong mga stock din sa bahay nyo, o di kunin nyo yung stock nyo, di ba? Kunin nyo yung mga stock nyo, di ba? Tapos kumuha kayo ng mga sikat na center spring. Ito, matututo kayo sa akin. Para magkaroon ng sustansya yung utak ng mga tangang mekaniko dyan. O para matuto kayo, matuto kayong pumiga ng stock na center spring. At kumuha kayo ng sikat na mga spring. Baka po mas malambot pa yung aftermarket or sikat nyo na spring kesa sa stock. Dahil lahat po na nagbebenta ng spring ngayon, kayo po ang pinag-R&D nila. Ibig sabihin, bibili sila ng spring, bibili nyo, tapos talpak. So, hindi na nila may babalik yung pera nila sa Taiwan para i-refund yung mga palpak na spring. Ang gagawin nila ngayon, bibilin nyo na. Kakabit nyo sa motor nyo para kahit mali, okay lang. Dahil sikat yung brand. Mali po yan. Matuto po kayong maging, ano tawag ko pare, anong term doon? Bausi. Tawag ko, tawag ko bausi. Masiyasat. Masiyasat. Oh. Kumuha kayong center spring nyo, na stock, may nakatago sa inyo. Peel nyo, peel. Oh, tapos kunin nyo yung mga sikat na brand. Oh, sa tingin ko, itong dalawa na to, mas matigas pa yung stock. Ito, 765. Wala akong sinasabing brand. Oh, pero, istapa. Ano yung istapa? Bumili kayong center spring na pagkamahal-mahal, mas matigas pa yung stock. Diba? Ngayon, maniniwala kayo, ito 1,000, tapos ito 800.
Pindutin natin mabuti. Oh. 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 Eto. Dikit, di ba? Oh, dikit. Oh. Ngayon, Kevin. Di kukuha tayo ibang tao. Kevin, dito ka sa likuran ko, ha? Kukuha tayo sa Kevin. Oh, Kevin. Pindutin mo to. Pati mo ni nanay mo, Kevin. Pati mo nanay mo, Kevin. Nasa TV ka na. Nay, nasa TV na po ako. Yun. Ano, matigas ba lambot? Lambot. Okay, ito yung stock. Ito ang t-shirt mo, ha? Quality? Tigas. So, siya po. Siya na mismo nagsabi. Mas matigas ba yung stock? O, di ba? Ngayon, para maniwala kayo sa akin, puntaan niyo yung karahin niyo, hanapin niyo yung stock niyo, tapos bumili kayo center spring. Saka niyo pindutin para malaman niyo. Kasi kung babasi kayo sa nakasulat dyan, eh, tanga na lang ang bumasa sa label. Hindi lahat na nakasulat sa label, tama. Oso, bibigyan ko pa kayo idea na tungkol sa label. Di, pakuha nga center spring ng ano, click 125. Pakuha ng click 125. O, tatanggalin muna natin to kasi M3. Okay, ha? Okay. So, para mahusay kayo ulit, bibigyan ko kayo ulit ng idea. Yung center spring na nakasulat, GY6125, saka click 125. So, parehas po sila. Diba? Ayan, oh, ayan. Nababasa niyo po ba? Click 125, saka GY6125. So, bubuksan natin. Ayan, buksan natin. At si Kuya Kim ang nagsasabi ng matang. Huwag mo tago! Tago mo eh. Baka sabihin, bias tayo, may ABS-CBM pa tayo. Okay! Yung NCY-125, ito, TWH-125. Oh, ano height? Parehas sila, hindi. Oh, eh label parehas ha, oh. Oh, ayan ang label, oh. Oh. Oh, sige, oh. Kayo na naman ang magaling, ako hindi. Ako nakakaintindi lang, kayo na lang po magaling. Oh. Click 125. Click 125. Pero ang height po nila ay magkaiba. Diba? Huwag po kayo maniniwala sa tanga sa tangang mekaniko niyong kapitbahay. Dahil wala pa na ipanalong karera yan. Kaya nga hindi nagsipanalo sa karera yan, laging kulelat, eh pinipilit po yung kanila. Hindi po ako mayabang. Tinuturo ko lang po sa inyo para matuto kayo. Para hindi kayo naluloko ng mga sikat na mga impactory. Yun. Ah, naiintindihan nyo, ha? Center spring pala ng click 125 yan. Oso, ano gusto nyo subukan ulit nating sukat? Ha? Aerox. Aerox, saka NMAX. Okay, tabi tayo, okay. Okay, Aerox na center spring. Tapos, NMAX na center spring. Pag tinanong mo yung mga sikat na factory, pakisabi po sa kanila, paki po sila. Bakit? Pag bumili kayong center spring ng Aerox saka NMAX, isang sukat lang daw. Ayan. Isang sukat lang daw ang stock na center spring saka ng NMAX at Aerox. Kayo ba maniniwala kayo ron? Nang center spring ng Aerox saka NMAX, iisa. Malabo yan. O, eto ha, o. Hindi ko bubuksan yan. Yung kaliwa, Mio Aerox. Yung kanan ko, NMAX. Ayan, ha? Ayan. Okay. Buksan natin ang, ano to? NMAX. Ito pong NMAX. Okay. Yan ang NMAX. Atas pa nga. Yan. Yan ang NMAX. Ito po ang Aerox. So, yan! Nakita niyo po. Magkaiba po ang Aerox at NMAX na center spring. Kaya huwag po tayo tatanga-tanga pag sinabi ng factory na isa lang ang center spring. Ang puli ng Aerox, ang puli ng NMAX, magkaiba. Ang torque drive ng Aerox, ang torque drive ng NMAX, magkaiba. Ang center spring, hindi po sila same. O, yan ha, o. Ano yan, Kevin? Aerox. Sikat yan. Sikat na brand yung kabila. NMAX. Ito, Aerox. Ito, galing sa ibang brand to. Sikat to. Aerox daw po ito. Nang sikat na brand. Ha? Hindi ko natabi kung anong tatak to. Anong motor to. Anong impacto rito. Oh! Maikse! Talo na naman kayo. Paano ba yan? Oh. Okay. Sabi mo yan, huwag mo papakita yung mga sikat na brand na ganyan. Ikuha mo nga ako ng isang drive pace ng NMAX. Saka isang pulley
Saka puli ng Aerox, saka puli ng Enmax. Yan. Yan. Eh, CBT pa lang, hindi na kayo tatama sa akin. Paano kayo mananalo niya? Nak ng puta naman. Pag bumili kayo sa sikat na brand, ang center spin na ibibigay sa inyo, ito. Kasi ito lang meron sila. Wala silang pang Aerox, saka Enmax 2020. Okay? Pa-shoutout po sa taga-Dumaguete. Okay, next question. Ang Aerox ba na puli? Saka puli ng Enmax, magkaparehas? Hindi po. Bakit? Yung isang kapitbahay namin, taga-Pasig. Yung mahaba-baba. Okay. Yung mahaba-baba, ang pangalan po niyan, Don Del Ortega. Ang Aerox daw po, pwede lagyan ng overrange. Wow. Nag-overrange ka, yung torque drive mo, stock. Tawag po doon is tanga. Okay. Ang Aerox po, at Enmax, hindi na makita. Ayan po ang Aerox. Yun. Ang nasa kanan ko po, ito to kanan, Aerox. Itong nasa kaliwa ko po is Enmax. Hindi po sila parehas. Ang Aerox, maliit ang puli, maigsi ang belt. Ang Enmax, mahaba ang, malaki ang diameter, ang belt is mahaba. Okay? Ayan. Hindi po sila parehas. Oh, ngayon, pag may mga mahuhusay pa rin dyan, opo, yung drive phase, same lang. Same lang ang Aerox at Enmax sa drive phase, pero puli hindi sila. Kaya ang torque drive nila, hindi rin sila parehas. O, ngayon, meron dyan nagtatanong sa Sporty, sir, bakit mas malaki yung puli? Kasi mas malaki yung drive phase ng Sporty kaysa sa puli. Eh, design niya po yun. Huwag po natin pakialaman ng engineer ng Yamaha. OEM niya po yun. Dahil ang torque drive naman po ng Sporty ay maliit. Ayan. Okay na. Ano pa yung tanong? Pwede pa kayo magtanong? Pwede kayo magtanong? Sige. Pa-shoutout pro from Zambales. O yan. O yung mga pwede pa magtanong. O tabi mo muna to, Sir Kevin. Si Kevin, di pa naliligo yan, ha? O, teka, inom lang ang kape. Medyo hina-high blood ako sa mga spring-spring, eh. Pag tumama na kayo sa akin sa spring, bilip na ako sa inyo. Eh, bibili nyo palang palpak na, eh. O yan, o. Aerox saka Enmax. O yan, ha? Ito po ang Enmax. Ito po ang Aerox. Hindi po sila parehas. Hindi rin po sila parehas ng belt. Okay. Ang belt po ng Aerox, 900. Mahaba. Ang Enmax, 700 lang kasi maiksi. Gets niyo po? Yung PCX po, na 150, wag na wag niyo pong ilalagay sa click 125, saka click 150. Bakit? Hindi po sila match ng torque drive. Hindi sila pantay pag sinilip mo ng pulley saka torque drive. Yan. Ano yan? Ayun na naman tayo. Clutch spring na naman. O sige, clutch spring. Yung ano, yung double lift. Kunin mo sa akin. Kunin mo yung double lift. Yan. Yan. Okay. Pagod naman ako sa'yo, Kevin. Talagang, itabi mo muna to. Enmax. Ano po ba gusto natin pag-usapan? Pilay ka po. Pilay ka ang tanong. Ba't po pilay ka? Okay. Tandaan nyo, ang clutch spring ng motor, dalawang klase lang. Isang mahaba, saka isang maigsi. Ang maigsing clutch spring, maigsi, MSI 115, MXI 125, MX Carb 125. Yan, maigsi. Hindi mo pwedeng ilagay sa Sporty. Ngayon, pag bumalik ka sa factory, yung mga sikat na factory, bibigyan ka pang Sporty. Mahaba. So, pag kinabit mo po sa clutch lining mo, nakarelax. Pag kinabit mo yung spring, nakarelax. So, minor pa lang ng motor mo, naka-minor ka pa lang, nakalaylay na yung lining mo sa bell. So, paano ka pa magkakaroon ng power? Nakadikit na yung lining mo sa bell. So, minor pa lang, yung gulong mo umiikot. Bakit umiikot yung gulong mo? Kasi naka-engage na kagad yung lining mo sa bell dahil ang clutch spring mo sobrang haba at sobrang lambot. Ang clutch spring kailangan, hinihila niya yung dalawang lining sarado. Para kahit naka-minor siya, hindi siya didikit sa bell. So, pag nag-gas ka, sakala siya didikit, saka babalik. Walang kinalaman ng matigas na clutch spring sa performance ng motor. Aggressive, oo. Bakit? Pag ginasolinaan mo, bubukas siya. 2,000. O pag sinara mo ng throttle, sarado kagad. Mas gusto ko yun. Kesa naman sa malambot.
ang malambot, baka minor ka pala, nakadikit na. So, paano ba siya magkakaroon ng buwelo para magkaroon ng power? Sige nga. Tanong ko nga sa inyo. Basta ang clutch spring, dalawang klase lang. Isang mahaba, isang maigsi. Oh. Yan. Ito, dilaw. Ayan, hindi makikita eh. Ayan. Yung blue, pang sporty, pang entry, pang click, pang N-Max, pang Aerox. Yung dilaw, yung maigsi, pang MXI, MSI 115 sa Kapino FI. Yun. JP Balingit. Ano pa gusto niyo ng tanong? Ano pa gusto niyo ng tanong? Usapang ARPA naman. Puta, bandami ko nun. Huwag yun. Iba naman. Mining. Oh, ano gusto niyo? Ano pa? Pwede kayong magtanong, gat wala akong ginagawa, day off ko ngayon eh. Sunday, di ba? Mining. Chat, mangulab ng chat, papunta ako dyan, iaatid ko na lang yung pyesa ni Raymond Loma, saka yung busina na order mining sa akin. Sporty. Ano naman? Center. Sporty. Wala nga kay... Sandali ah. Teka lang ha. Tabi mo muna to, tatabi namin to. Bigyan nyo kami 2 minutes. Ano tayo ang clutch spring? Sporty. Ayan. Okay. Tapos, peng in CY. Ayan, CY. Ayan, dilaw na. Ito. Okay. Sabihin, dinutok ko. Okay. O, game. Sporty. Walang iya. Halos 15 years na ang sporty sa Pilipinas. Okay. Wala ba tayong stock na center spin ng sporty? Tata. Yeah. Alam nyo, guys. Ano nga ba pagpapatihin kapag vlogger? Welcome to my YouTube channel. Hindi yun, meron pa. Hi guys! Hi guys! Rock and roll! Okay, rock and roll! Clutch spring sa NMAX 1.5, nasagot ko na yan, Christian Lu. Play mo na lang mamaya. Okay. Sporty. Yan. Cute. Maliit. Diba? Pag bumili ka ng mga aftermarket, ako kasi mas gusto ko sa center spring medyo matangkad ng konti. Pero hindi naman sila nagbabind. Diba? Ayan. Hi guys! Diba? Ang spring, mentras matigas, binabangga niya yung clutch lining, binabangga niya yung torque drive. Napipigilan niya yung motor, yung torque drive na bumukas kagad. Kasi kapag ang motor, rumev, bumukas kagad. Dudulo kagad yung motor na hindi siya nagbibuild ng power. Kumbaga sa kotse, nagpremera ka, pinasok mo kagad ng kinta. Palpak yun. Sa CVT kasi sa scooter, dapat pag kumambyo ka parang premera, segunda, tercera, fourth, fifth, kailangan dahan-dahan bumubukas yung torque drive. So, paano kung ang spring mo malambot? Di ba? Pag ginasan mo, bubukas ka agad yung torque drive. Tala, power. Di ba? Sa bola, alam mo, sa totoo lang, ang bola, mentras gumagang ang bola, tumataas ang top speed. Ang bola na mabigat, hindi siya makaka-top speed. Bakit? Pag ang bola mabigat, dahan-dahan niya itutulak yun. Paano pag may daan na paakyat? Matatalo nung akyat yung RPM. So, kapag ang bola naman magaang, hanggang top, may bit-bit. Kaya nga kailangan mag-gearing ka eh. Para, pondo mo na pondoan yung power, yung gearing, dadala ka niya hanggang dulo.
Ta? Oy, Densyo MC Park. Oy, tawag mo si Densyo, pupunta ba siya rito? Mag-comment, pupunta rin siya rito. Wala na pyesa. Mag-abon po, sold out po kami. Ayan, kaya bibigyan ko kayo ng idea. O, ayan, o. Kevin, Sir Kevin, pakitabi nga po ito.